Sa halagang 160,000 pesos, yan po ay labor and materials na kung saan ito po ay naka-steel trusses at naka-tiles na po ang flooring nito with sliding windows and funnel door, at yan nga po ay titirahan mo na lang anytime. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon, ang another story of success ng pagpapagawa ng bahay ng kababayan nating OFW na nagtatrabaho sa bansang Kuwait bilang isang kasambahay. At ang kanyang kasama po sa pagpapagawa ng bahay nito ay ang kanyang minamahal na asawa na si Sir Nolly. So guys, tunay ngang napakasarap sa feeling kapag nagawa na natin ang ating pangarap na bahay. Kagaya nga ito ni ma'am, nakatuwang niya ang kanyang mister sa pagpapagawa na ito ay mas mabilis nila itong matutupad. Bunga ng kanilang pagtutulungang mag-asawa, at ito na nga ang dating bahay lamang na pinapangarap noon, ito at na isakatuparan na ngayon. So guys, ito po't idedetalye natin ang bawat materialis na ginamit dito na kung saan ito po'y ibinigay sa atin ng owner na si Ma'am Mary Ann na para maihatid sa inyo at mailathala upang magkaroon din tayo ng basehan at idea sa ganitong sukat na pagpapagawa ng bahay na kung saan ito nga ay pwede mo nang matirahan anytime. And then guys, ito po ay matutunghayan natin by full video house tour na kung saan makikita nga natin yung loob mismo ng bahay na ito ay naka floor tiles na at pati ang kitchen. And then guys, kung gaano kaaliwalas itong 40 square meters na meron dalawang kwarto. So kapatid, kung bago ka pa lang sa channel ko ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para sa susunod nating upload na mga videos ay ma-update ka at mapanood mo ito at mapagbasihan at makuhanan mo rin ito ng idea. So ito na nga guys, pag-usapan na agad natin ang pangunahing materialis na ginamit dito sa pagpapagawa ng structural ng bahay na ito. So ayon po sa binigay na details ni Ma'am Mary Ann, ang nagamit pong hollow blocks dito ay 1,200 piraso at sa kanila pong lugar ay 9 pesos lamang ang bawat isa, at ito nga ay nabili niya sa halagang 10,800 pesos. And then sa semento naman ay nakagamit lamang sila dito ng 60 bags of cement. Ito po ay 250 pesos ang bawat isa, at yan nga lahat ay nagtotal ng 15,000 pesos. Sa bakal po ay gumamit lamang sila dito ng 10mm, 9mm at 8mm. Sa 10mm po ay naka 50 piraso. Sa 9mm ay 20 pieces at sa 8mm ay 20 pieces, at yan ay total of 90 pirasong bakal ang nagamit. And then sa mga buhangin naman ay nagpa-deliver sila dito ng mix buhangin at bato, at yan nga ay naka isang dump truck sila. So yan po ang about sa structural ng bahay. And then guys, dito naman po tayo sa pagpapagawa ng bubong na kung saan ito nga po ay ginamitan ng steel trusses at corrugated roof. So ayon po sa binigay na details ni Ma'am Mary Ann, sa steel trusses po ay gumamit sila dito ng C-Parlins na 2x3 ang sukat at 6 na piraso. And then gumamit din sila dito ng 2x4 at ito ay 8 piraso, at yan po sa mga steel trusses na ginamit. And then dito naman po sa yero nila ay gumamit sila dito ng corrugated roof, at yan lahat-lahat ay gumastos sila ma'am ng halagang 40,000 pesos sa buong bubong ng bahay na ito. And then guys, ayan nga't nakikita natin buo na yung bahay at meron na ngang sliding windows at pintuan na kung saan ito po ay ginamitan ng panel door. So sa sliding windows po, ayon sa details ni ma'am, ito po ay pinagawa nila, lahat-lahat sa buong bahay na ito ay gumastos ng halagang 16,000 pesos. Ito po ay analog. And then guys, dito naman po sa pintuan na kung saan sa front door at back door kasama na po ang hamba ay nakagastos sila dito ng halagang 8,000 pesos, at yung dalawang room ay wala pa pong pintuan. And then guys, about naman sa tiles work ng bahay na ito. Ayon po sa details ni ma'am, sa tiles po sa flooring ay gumamit sila dito ng 60x60 ang sukat. And then ito po, lahat-lahat ang nagamit dito sa buong bahay ay umubos ng 55 piraso. At yan nga guys, kasama na rin po ang kitchen dito, at na 188 pesos ang bawat isa. Ito po sa buong tiles ng buong bahay ay nagtotal of 10,340 pesos na pagpapagawa ng tiles ang nagamit dito. Bukod pa po yung adhesive na cement na ginamit dito. So guys, ayun nga po, buo na yung bahay at nakikita natin na maganda at maayos at natitirahan na ng pamilya. And then ito na nga, ayon sa details ni ma'am, ang sukat po ng bahay na ito ay 20 by 22 feet. Ito po ay kinonvert natin by the meters, at lumalabas ito na 6 meters by 6.6 meters. At ito po ay halos umabot ng 40 square meters. Ito ay may dalawang kwarto, kitchen and dining area, living room, at isang CR. So guys, ayan at nakita natin kung paano nga ba diniskartehan yung pagkagawa ng bahay na ito. Marahil nagtataka tayo, ay kukuunti lamang ang bakal na ginamit. So guys, sa ating pong pagkakaobserba, ako po ay napansin ko rin mismo, ang gamit pong bakal nila dito sa poste ay dalawa lamang. And then yung iba po ay naka-interlock. And then yung pinakabiga nila ay isang bakal lang at nilagyan lamang nila dito ng par letter C, kagaya po ng sinasabi ko dun sa pina-extension kong bahay ko. So
okay po ito, lalong-lalo na't ito'y mapalitadahan. Mas lalo pong madadagdagan ng tibay nito pag napalitadahan na. And lalong-lalong mas okay na okay po ito sa kagaya nating small budget lamang na hindi natin afford yung talaga makipagsabayan tayo sa quality standard ng pagpapagawa ng bahay. Kaya po yung iba nagtataka, wala pang bubong ay naka 200,000 na. Yung iba hanggang bubong lang ay naka 300,000 na. So isa po sa reason, yun nga yung over quality na kung saan yung bahay po na ginagawa ay saktong sukat lamang at taas, e ang nangyayari ay over quality po ang pagkatrabaho, e why not naman talaga na pwede natin gawin yun at kung may budget din lamang tayo. Pero yung kagaya po na atin, na lalong-lalo na yung discarding probinsya kung tawagin ng iba, ay ganito nga halos ang ginagawa, kaya wag po tayo magtataka minsan sa iba bakit mura lang ang pagkagawa, ay yung sa akin ay ganito. So tingnan nyo po mismo sa manggagawa nyo at kung paano po ang diskarte nila. Kagaya nga po dito, ayon kay ma'am, ang kanya pong manggagawa dito ay isang mason at dalawang labor. Sa mason po ay 500 pesos per day at ang kanyang laborer ay 250 pesos per day na nakuha niya sa kanilang lugar. Maaaring kakilala niya ito or kamag-anak. So ito guys, nakikita po natin yung loob ng bahay ay totally rough pa lamang. At yung iba pang part ay hindi pa naka-tiles at yung iba ay naka-tiles na. So ang importante ay matitirahan na po ito at lalong-lalo na tulad ng sinasabi ko, pag ito'y na-fully finished na at napalitadahan ay mas lalong titibay ito. So kung sino po yung nakapanood na po sa in-extension kong bahay sa likod na dirty kitchen, ganito rin po ang ginawa ko. Instead na interlock, yung kantuhan niya at sa gitna, dalawang bakal lang po na poste yun. And then yung biga po na sinasabi po ng ibang nakapanood na manggagawa rin ng bahay, bakit hindi ko daw nilagyan ng biga? So ganito rin po yung ginawa ko, isang bakal lang din yon na nakakonect dun sa mga existing na bakal niya at nakakonect at nakawelding dun sa steel trusses. So ito pong example na ito ay hindi ko sinasabing gayahin nyo. Lalong-lalo na kayo ay marami po kayong pampagawa ng bahay, eh why not na gawin nyo po sa tamang standard at meron po kayong pampagawa. Pero sa katulad po nating small budget lamang at kagaya po nito ni Ma'am Mary Ann na talagang nagsusumika para makapagpagawa ng kanyang pangarap na bahay, eh ito na nga po ang kanyang napagdesisyonan na kumuha siya ng manggagawa na discarding probinsya kung tawagin ng iba at ito na nga po ang naging resulta. Sa halagang 160,000 niya ay ito na nga po ang inabot na titirahan na po nilang pamilya ngayon. So kapatid, yung mga bawat ipinipicture nating bahay ay may iba't ibang istorya at iba't ibang klase ng pagkagawa. I-congratulate na lamang po natin sila at na-achieve nila ang pangarap nilang bahay at maging inspirasyon din natin ito para magsumikap pa rin tayo at makapagpagawa rin tayo ng ating pangarap na bahay. Huwag po natin i-bash. Dahil once na nakapagpagawa rin tayo ng ating pangarap na bahay, lalong-lalo na isa kang OFW, ay ganito rin po ang nararamdaman natin kagaya nila na talagang tuwan-tuwa at proud na proud tayo sa ating sarili na maipakita na tayo ay nakapagpagawa ng ating pangarap na bahay. So once again, congratulations po sa iyo, Ma'am Mary Ann and Sir Nolly, na tunay nga namang bunga ng inyong pagsusumikap at pagtutulong ang mag-asawa, ay nabuo na nga ang dating pinapangarap nyo lamang na bahay noon. At ito na nga ay paunti-unti, ipi-finishing na lang ito, hanggang sa mabuo at yan nga ay matupad nyo na ang full finish ng pagkagawa ng inyong bahay. At yan nga guys, hindi naman basya ng laki at ganda ng bahay. Ang importante sa lahat ay meron tayong matatawag at masasabing sarili nating bahay. So once again, congratulations Ma'am Mary Ann, na bunga ng iyong pagsusumikap sa bansang Kuwait bilang isang kasambahay ay nakapagpagawa ka na ng inyong pangarap na bahay. Katuwang ang inyong mister na si Sir Nolly from San Jose, Bukidnon. So kapatid, kung na-inspired at na-blessed at may natutunan ka sa vlog na ito, ay mag-subscribe ka na agad at i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga bagong videos natin about sa pagpapagawa ng mga bahay para magkaroon ka rin ng idea. Para kung ikaw ay sasabak na sa iyong pagpapagawa ng pangarap na bahay, ay kahit paano ay meron tayong konting nalalaman at tsak na hindi tayo maiisahan. So yun nga guys, maraming salamat pong muli sa inyong panonood. See you on my next video. Ingat po tayong lahat and God bless po sa ating lahat. Thank you.
Thank you.